pancake na galing sa pancake mix, galing pa daw US yun. Yan lang yung nakita kong ano, instant mix, maliban dun sila sa Asian store na pancake mix galing Pinas. Hindi ba? Pause. Umaga po. Yung saging na galing sa grocery dito, na imported syempre kasi hindi tumutubo ang saging sa Finland. Pero meron silang sariling kamatis at pipino. Ito mga ano, tubong dito ito. Ang finish din. And yung tea, umagang-umaga may ice kasi mainit na rin po ang summer sa Finland. Sariling ano, iced tea ang gawa para tipid sa mga iced tea sa labas. Hindi ka naman laging bili ng bili, order ng order, deliver. Ganun, ano kami, yaman, just yung ano, pancake mix after mahalo lahat. Kunti na lang natira kasi halos luto na. Itong hand-me-down ito, itong pang mix, galing sa old friends, old tenants. Lumipat na from Finland to Australia. Sa ata, or sinakuya, lumipat ng US. Tapos yung ano, balat ng itlog, pinapadry para pukpukin maging powder, ihalo sa mga lupa-lupa dito sa balkonahe, kasamang maging fertilizer kuno. Tsaka yung balat ng saging na hinalo dun, overripe na kasi, diba? Hinalo dun sa pancake. Tapos, chinap, pinadry, pinapadry dito sa balkonahe din. Isasama to sa mga lupa-lupa pang fertilizer. Ito yung mga lupa natin sa ano, yung ibang mga paso natin, hand-me-down din galing sa old tenants or nagaling sa second-hand na mga shop. Ayun, naglagay akong bawang dyan. Bawang ay tumutubo. Ito, late na, pero kamatis po ito. Galing din yan sa kusina lang at tumubo. Siyempre, hindi lahat ng seeds na nagaling sa kusina or mga cuttings tumutubo. Pero minsan, meron pa rin talaga. Ganish. Ilang araw na siguro to. O, one week na rin. Yun din, sako to ng bigas. Ng maliit. Yung mga 10 kilos, 5 kilos lang. Bawang din yan. Yan o. Oh. Bawang din. Bawang. Walang katapos ang bawang. Tumubo na kasi yung mga bawang dun sa kusina. Ito naman yung sibuyas. Medyo nag-survive. Mga cutting nilagay lahat sa lupa. Ito yung isang avocado rin. Avocado walang katapusan. Kawalang kamatayan. Yung iba dito diretso sa lupa. Alam niyo mga nabibiling avocado sa grocery. Ganun. Imported din pala yun kasi walang tumutubong avocado dito sa Finland. Kin-import nila yung mga avocado nila. Nilagay ko yan sa paso. At may mga stick pa nga ng ice cream. Pinanghalo kayo ng lupa. So yung may dalawang ano dito, seeds. Uy, may patubo na rin na isa pala. Ayaw no. Ayun. Doon. Patubo. Hirap naman ng i-village. Ito na naman yung ating ano, avocado. Siyempre namatay. Pero may isa naman akong tinanim dun sa tabi niya na nabuhay. Ito siya. Halos ano na nga ito eh, medyo puno na yung itsura ng isa kasi nag-dry. Na-busy po siya, nakalimutan ata mag-delig. Ayan. Mga nabili lang namin sa second hand yung mga pasong ganyan. O diba, mismatch. Ito yung isa sa mga napalago. O ba, napalago para akong may ginawa. Yung binigay sa atin ito ni ano, Jay, sabihin ko na lang. Friend, fellow alumna from SLU. Isang dahon lang siya, kinat niya galing sa kanyang ano, maraming plants. Tapos ngayon marami na. Yung max nito 7 pero syempre nalanta. Parang itong isa dito. Nalalanta na. Nakapasa talaga siya yung binigay dito sa maliit. Tapos ito, syempre lalagyan niya ng pagkain. Pero in-upcycle natin ngayon pang catch ng tubig. Yun, nakalimutan ko yung sinabi ng pangalan. Yung alam ko yan din yun. Owner pot niya lang. Tsaka yung halaman na galing sa ano to eh. Kaya, ang totoo, nag-yellow na yung isang trunk niya. Pinutol ko na lang ito dun sa isang side. Or ito yung pina-house seat dapat namin kay Zay. Tapos, ayun nga. Nag-yellow na matay. Tapos sabi ko, oh, paputol na lang. Pinutol niya, nilagyan niya ng ganito, ito. Para medyo maghang siya. Tapos nilagay niya sa, ano, garapon. Hindi ata ito yung garapon nun, pero nilipat ko dito. Siyempre, pinag-emptyhan na ano din yan. Food, olive ata to. Mm. Yung
itim na olive. Ini-import din pala yung olives sa Finland kasi hindi tumutubo ang olives dito. Ito yung malaki naming plant dati na isang dahon na lang natira nung namatay. Tapos ngayon tumutubo. Ayan, ano na. Lima na. Itong paso na to, galing din ata to sa old tenants. Nilagay ko na lang, diba? May nabasa ako dati, palitan daw yung mga tubig ng ano, every 3 days max. Minsan pag sinisipag ako, everyday, wow. Joke lang. Minsan more than 1 week. Depende kung daming duty. May nakita rin akong video sa net dati na kapag yung mga ano, celery mo daw para maging crisp, iwan mo siya sa tubig. Yan, baso lang to na inuming baso. Tapos, eh syempre yung mataas na ganito, hindi siya kasya dun sa ref. Kaya nilabas ko, pero binapapit ko sa tubig. Crisp nga siya, hindi pa nalalanta. Medyo mahaba na rin yung ano nito, roots niya. Hindi pa mahila kasi syempre, di ba? Huhulog. Isang kamay. Nung hinila ko nung minsan haba yung root, ito ay nasa gilid. Leftover po ito ng ating pagpapansit. Ito may celery na sinama sa pansit ng Independence Day, June 12. At syempre, binabida rin ang ating kangkong galing sa Asian store. Either galing po siyang Vietnam or Thailand pala yung ano, kangkong na nakuha namin dun sa Asian store. Seasonal din po yun, hindi laging available yung mga kangkong, mga Asian na gulay. Kasi ini-import nila, ganun po yun. So, syempre, mas mahal siya kesa sa mga, ano, same na gulay. At pag kinumpara mo sa presyo sa Pinas, ganun. Ito, ano to? Syempre, chili oil, diba? Garapon upcycling. Hindi pa natin kakainin kasi natutuwa tayo sa kanyang itsura. Parang kunwari healthy siya tingnan. So, sa ating mga bida-bida na halaman, ng ating mga survivor, syempre kasi cactus. Regalo po to, ano, more than 5 years ago. Syempre mas marami siguro yung dahon. At syempre maraming bulaklak nung binigay. Nung lumipat kami dito sa Helsinki, galing sa probinsya. Syempre yung unang destination din namin papunta ng Finland ay sa probinsya po. Tapos, lumipat nga kami ng Helsinki, ang capital ng Finland. Tapos, yung friend namin na galing din sa isang city, tumulong siya sa amin sa paglilipat. Nung last day na paglipat namin ng ibang mga gamit dito, binigyan niya kaming halaman. Natuwa ako, may mga green-green na naman na lumalabas. Siguro, ever since nung binigay niya, mga twice na nanamulaklak ito. Pero, parang hindi every year. Kasi, twice nga lang, diba? So, thank you ulit, Shay. Mabilis na unpaid ad. Ito po ang kanyang business profile. Link din po sa description. Marami na siyang ano, business ngayon na ano, sinisimulan. Ano, registered nurse din siya dito sa Finland. Pero nag-venture siya dyan sa business ngayong ano, ngayong taon na ito. Congratulations! Pag kunwari biglang random nanonood. Thanks so much for watching.